palataya si Jesus. Kaya may pananampalataya rin yung kanyang ama eh. Sabi niya kasi, hindi siya gagawa ng anuman na hindi niya nakita sa ama. Kaya yung kanyang pananampalataya, namana niya sa ama. Yun naman pananampalataya na yun, binigyan din tayo ng Diyos noon. Galing sa kanya, it's a gift of God. Sabi sa 2:8 ng Efeso. Faith, that perfect faith comes from the Father of lights. It's a perfect faith, perfect gift of God. 2:22 of the book of James. Let us read. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Sa Tagalog, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Sakdal na pananampalataya, perfect faith. Gaya ng faith ni Kristo, perfect faith. Gaya ng faith ng Ama. Sabi kasi sa Biblia, bawat mabuting kaloob, bawat sakdal o perfect na kaloob. Sa English, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. The perfect gift, the perfect faith is a gift of God from above. He gave that to the Lord Jesus Christ. He is giving us also Christians that perfect gift of faith. Therefore, we can conclude in the biblical context that pwede nating sabihin may pananampalataya ang Diyos. Kaya nga meron siyang ibinibigay sa mga Kristiyano at ibinigay niya sa kanyang anak yung pananampalataya na yon na hindi siya nagtatangi ng mga tao. Hindi ko lang alam kung tama ang pagkakasalin dun sa 14-12 sa mga dialektong Pilipino. 14-12 ang sabi roon, tama ito, sa kang Jesus na pagtuo, pananampalataya ni Jesus sa Kapampangan, kasalpantayanan kang Jesus. Dapat diyan, kasalpantayanan ng Jesus sa Ilocano. Pamati ni Jesus. Tama, no? Tama po, kapatid Mary. Pamati ni Jesus. Sa Bicol, kapatid na Mel? Opo, tama po. Pagtubod ni Jesus. Tama, pagtubod ni Jesus. Sa Hiligaynon, pagtubod ni Jesus. Tama. Sa Pangasinense, Pananisia ni Jesus. Tama rin. No? Opo, tama po. Tama, no? Tama po, kapatid Mary. Sino mo yung mga nagtatranslate ng Biblia? Pagka sinabi ng sa Diyos Ama, ayaw nilang ilagay yung salitang pananampalataya. Pinapalitan nila ang salita. Pero pag kay Kristo, pumayag silang may pananampalataya si Jesus. Abay, kung mapayag ka si Jesus, may pananampalataya, saan galing yon? E de galing sa Ama yon. Anong pananampalataya yon? Hindi nagtatangi ng mga tao. Pareho sila ng Ama. E ayaw nilang ilagay na ang Diyos sumasampalataya. Kaya ngayon, maraming tao hindi naniniwala ang Diyos ay sumasampalataya. Pero nasa Biblia yan. Wala na po tayong oras. Salamat sa inyong lahat. Mga kapatid, mawi tayo ng isang imno bago sa ating global prayer. Thank you.
sisters and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, Amang dakila, kagalang-galang at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, marami pong salamat, Ama, sa isa pang pagkakataong ganito na kami tinuruan mo ng iyong mga banal na salita upang magdilat ng aming mga mata sa katotohanan. Magkaroon kami, Ama, ng pagkakataong makatakas sa pandaraya at kaliko ang mga turo sa aming mga panahon upang kami matuto ng iyong daan, makalakad na kasang-ayon ng iyong kalooban. Mabuhay kami, Ama, sa mga araw na ipagkakaloob mo sa amin sa paglakad na kasang-ayon ng iyong kalooban. Sana po basbasan mo kaming lahat na nakinig sa oras na ito, lalo na ang aming mga panauhin, pati na po ang aming mga kaaway. Ang bawat kaluluwang binibigyan mo ng pagkakataong makarating sa kanilang pandinig ang katotohanan. Sana, Ama, kilusin mo ang aming mga puso upang mahikayat kaming lahat sa pagbabalik loob sa iyo, sa pagtalikod, sa kasamaan, at magsikap na magawa ang mabuting itinuturo ng iyong mga salita. Alang-alang na rin po, Ama, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong kasalamuha namin araw-araw, higit sa lahat, para sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa, bago man lang dumating ang panahon na kami magpapahinga, magawa sana namin ang dahil ng pagkakaloob mo sa amin ng buhay at pagkakataong umiral sa sanglibutang ito. Sana maawa ka po sa lahat ng mga kaluluwang nagnanasang maging dapat sa iyo. Kasangkapanin mo po ang gawaing ito, Ama, upang marating ang lalo pang marami naming mga kapwa-tao marinig ang iyong katotohanan at mahikayat na tumalikod sa masamang pamumuhay sa sanglibutang ito. Sana, Ama, patuloy mo po kaming bakuran ng awa mo at pagmamahal
Mapanganib ang aming panahon. May salot na lumalaganap. Marami na po ang naghihirap at nawawala ng pag-asa. Maraming may mga karamdaman. Sana po iunat mo ang iyong mga kamay upang abutin kaming lahat. Mamalagi kami sa pag-asang may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lagi kaming matatakbuhan sa lahat ng sandali. Sa amin pong pansamantalang pagpapahinga sa gabing ito, Ama, muli sa iyo namin itinitiwala ang aming buong buhay at kapalaran. Salamat sa iyo sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ng ating amang nasa mga langit, ang biyaya, ang pagliligtas, at ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patuloy na pakikilakip ng banal na Espiritu, siya nawang mamalagi sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo na para sa ating panahon? Kasama ba rito ang bibigay ng gapo? Higipon at iba't iba pa. Inanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyay na sana'y pagbigyan ninyo, mga kababayan, kung kayo po ay mayroong pananasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoon sa Kristo. Mag-uumpisa tayo mula sa February 22, 2021, alas 7 ng gabi sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo. Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isasagawang mass indoctrination sa Ang Dating Daan. Ito po ay ating pasisimulan sa February 22, 2021, araw ng Lunes, ikapito ng gabi. Umaasa po kami na makakasama namin kayo upang mapakinggan ninyo ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa inyo.